kwentong OFW. Tawad, kwento at kulitan dito sa number one Facebook tambayan kasama si DJ Shadow. DJ Shadow, DJ Shadow, DJ Shadow! Okay, naka-live ka na. Mag-hi ka nga, mag-hi. Hello, good evening po. Oh, parang ang bata-bata mo pa. Yan ang sabi nila. Yun ang unang napansin, no? Parang bata-bata mo pa. Parang gano'n. Okay, name at saan sa Pinas at saan sa abroad in case hindi nila alam. Nasa isang World Turkey po ako and I came from Bacolod po. Bacolod? Ano salita ng Bacolod? It's Ilonggo po. Ilonggo. Pero marunong po ako mag-Bisaya. Marunong kang mag-Bisaya. Mag-Ilonggo ka, batiin mo sila ng pang-Ilonggo. Magandang gabi sa inyong lahat. Teka. Oh, loading. Nakalimutan mo na. Magandang, kusmayong gabi sa inyo talandira sa Bacolod po. And yeah. I think it's good morning na. Oh, morning na. Good morning na po. I noticed that you'd like to speak in English. Taas mo konti, taas. Yung lagyan mo ng space yung sa taas mo para makita. Sige pa. Ayan, para kitang-kita. Tapos wag mong galawin para kitang-kita sa cam, okay? Kinakawahan ko po ako eh. Ang huh? Kulang natahit na bag dahil ang pagdating po. Nakinig ka kanina yung... Oo, nakinig grabe, ako no? Sa kanya. Heartbreaking yung story niya. Naiyak ako sa kanya. Di nga. Oo. Ayan, nakikita niyo na po yung mukha. From Torquay po si Miss... Anong name? Maricel po. Maricel, pero Maricel. Taga Bacolod. Tama? Yes po. Ayan, ilang taon ka na dyan sa Torquay? 2 years po, but I'm already away from Philippines for almost 5 years po. Bakit? Anong nangyari? Nag-cross country po kasi ako eh. I came from Singapore, then nag-cross country ako ng Turkey po. Sabi nila, wow, gwapaha. Gwapaha daw. Sure, oy. Ay, giatay, oy. Gwapa, gwapa kaayo atong color. I hope so. Thank parang you. Napapansin ko parang ano ka, nag-i-English ka. May lahi ka ba? Mayroon ka bang mix? Hindi po, kaya lang usually for almost 5 years po, English na talaga yung ginagamit and since sa Pilipinas, buko kasi ako sa Tagalog konti po. Wow, ikaw. Ikaw. Pero magaling po ako kung mag-Bisaya. Bisaya. Natuto ako. Bisaya ako eh. Bakit ka natuto? Language po ako. Bakit ka natutong mag-Bisaya? Saan mo nakuha? Madali po kasi ako matuto in terms of language po. Parang... When I was in Singapore po, natuto po ako mag-Mandarin and I came here sa Turkey po. Natuto din po ako ng salita. Ilang languages yung alam mong salitain? Like magandang umaga. In how many languages na kaya mo? In the Philippines, I can talk at least 5. 5 like Bisaya? Marunong po ako Bisaya, yes, Ilonggo. Magkaiba po yung Hiligaynon tsaka yung Waray po. Nakakaintindi ako ng konti. Hiligaynon? Paano yung Hiligaynon ng magandang gabi? Kasi sa Bisaya, maayong gabi eh. Pagka Hiligaynon, ano? Parehas lang po sila ng maayong gabi eh, parang gano'n. Eh. Yes, maayong gabi. May intonation po sila, tsaka may rrrr, more silang rrrr. Marang gabi. May ganun. Tapos ano pa yung isa? Ano sabi mo? Yung sa taga-Antique po, kasi yung tita ko doon din po siya, and she's staying there po, and it's more like the kiyapot-kiyapot-kiyapot. Chapot-chapot-chapot. Ganun. Paano ka napadpad ng Paano ka napadpad ng Torquay pala? Mahabang yung kwento po. Okay lang. Meron pa tayong... A long journey and very difficult po. Bakit? Paano? Ano yung pinakamahirap na lang? Bakit? Yung wala na po akong pera. Then, naubos po yung visa ko. Ganun? And then... Kasi nag-apply po ako ng cross-country. At that time, nag-announce po si Duterte that crossing a country is already... Natawag dito... illegal na po siya. Nung nasa Singapore? Nasa Singapore po ako. Pero nung nag-a-apply po ako.
Nung nasa Singapore ka, nag-work ka? Nag-work po ako, then patapos yung contract ko doon. Around 1 month na lang po. Then sabi ng ate ko, siya yung nag-apply actually for Turkey. And then, na hindi po ko siya pumasa sa medical, pero nakabayan po siya ng half ng placement fee. Then my sister say, oh, ikaw, go ka na, go ka na. And then ako naman po, nag-go din ako. Then patapos yung visa ko, and end of contract na rin. Then I need to exit ng Malaysia, tapos upgrade yung system dito. Naabutan ako ng upgrade na kinakakat nila yung pag-approve ng topo dito. From Singapore, nag-exit ka ng Malaysia para lang makapag-exit. Yes, tapos po. Eh ano yun, ilang araw ka lang doon? Merong iba yata parang drop-off lang tapos alis ka agad. Ganun sitwasyon mo o hindi? 30 days po ako nag-antay ng visa ko. 30 days? And then, naubos pa rin yung 30 days ko, umabot ng almost 2 months yung visa ko dumating. So anong ginagawa mo lang sa Malaysia pag ganun? Anong mo lang sa Malaysia? Siyempre hindi ka naman pwedeng mag-apply doon kasi hindi ka pwedeng mag-work, di ba? Kasi ano kayo doon eh, TNT kayo doon eh. Hindi po ako TNT, but a tourist visa po yung pinagbigay sa akin, which is valid for 30 days. Naubos? So, naubos siya. And then, nag-exit ako ng Thailand. Wala na akong pera, but... yung boarding house ko is yung bed space lang talaga na pwede ka lang matulog, then you have to... Hindi ka pwede magluto, pero bumida ako ng rice, ng anong tawag, takore. Tapos... yung initan ng tubig, yung initan ng tubig. Yes, inabes ko hinati-hati yung noodles. Oh my God. Makakaraos lang ako for a day. Then nag-exit ako ng Thailand, then I came to an immigration, going back to Malaysia, I have a problem again. Tapos ang liit-liit ko pa. And then parang ang bata-bata mo pa kasi. Yung mukha mo, yung aura ng mukha mo, parang batang-bata pa lang, parang yung first year high school pa lang, yung parang tipong ganun. So yung mga panahon, yung mga panahon na yun, mas bata pa yung mukha mo, mas ano pa, di ba? Parang maybe ganun. Siguro mataba ako that time eh. And they bata ako. Then hinold ako ng immigration for almost 2 hours. Okay. Going back Malaysia. And then, nagre-research ako kasi kailangan ko talaga ng trabaho. So I know mahuhold ako ng Malaysia since I don't have any exit ticket coming back. So, yung sinisigawan ako ng immigration officer, sabi niya, where's your ticket? Return ticket. You have to show me your return ticket. Then sabi ko, I don't have any fixed date yet, so how could I book ticket? If you're asking me a ticket, I have money here, I show you money, and then yung pera ko is Sing Dollar, it is in Singaporean. Sabi niya sa akin, kailangan ko ng Malaysia, dapat na ringgit daw. Sabi ko, then let me pass here, and then I will change my money into a Malaysian ringgit. So what's the problem? Hindi pa rin niya ako pinapasok. Sabi niya, hold kita doon. Ang daming listeners natin. Grabe, no? Ako, akala niya, isa-shock niya ako. Lumapan ako talaga. Sabi ko, okay, if you're not going to let me in, okay, I don't want to talk to you anymore. Just call me, connect me to the office of the president, the Philippines itself, and I ask the president, what's wrong with me? What's wrong with my passport? Why I can't come in your country? This is an Asian country, and definitely I'm Asian woman, and I have a right to travel. So tell me what's the problem. Okay. Ang galing mo mag-English. Ang galing mo mag-English. Nagugulat po ako. Thank you. Oy, magkuta daw. Ano yung mangkuta? Mangkuta ka kang pila iya edad. Magtanong? Tama ba? Ilang taon ka na daw? If you don't mind, ilang taon ka na? Anong year ngayon? 2020? I'm 30 po. 31. Running 32 po. Bata pa nga. Bata pa ikaw. So, may itatanong ako sa'yo. Bakit ganun ka parang ganun ka ka-independent? Ano yung sinong nagbigay sa'yo? Bakit ganun yung parang personality mo? Strong ang... Para nakita ko lang ha, sa sitwasyon mo, parang napaka-strong and independent mo. Bakit? Sinong ano mo? Anong karanasan mo? Bakit ganun ka? So,
actually, my mom built me being a strong woman because sa aming magkakapatid, I was the smallest one. I'm only standing 4 feet and 10 inches. So, my brother, my sister, they are really tall. Tapos, when I was in school, parang nabubuli ako because way back, parang nagaling kami ng countryside, nasa probinsya talaga din, nag-move out kami ng city. When I came back to, I mean, nung pumunta na ako ng city, parang nabubuli, oh, probinsya na ito, kasi nga yung nanay ko is dress. Ano yung damit ng ate ko, yun din yung damit ko. Yung kambal-kambalan ba? Then I said to myself, kung magiging bobo ako, and then I will stand na hindi ako lalaban for myself, then who will? Then lumaban ako sa kanya, sa mga taga-syudad. Alam mo yung pinagpala, oh, probinsya na yan. Yung intonation niya is parang Bisaya, then like that. And then I said, okay, let's see. And then nag-aral ako ng mabuti. And then, nagugulat sila, nagre-raise up ako na, ha, marunong ka, alam mo yun. Eh, syempre, nag-aaral ako, bobo kayo, kala nyo. Hindi na ako. Tapos, anong tawag nito? Ang sitwasyon mo ngayon sa ano, kapitbahay namin, DJ, isang buwan sa Baledictorio, ano? Kapitbahay namin, DJ, isang buwan sa Manila, Tagalog na. Kapitbahay daw nila, isang buwan sa Manila, Tagalog na. Ediwa. Ano tawag nito? Pero yung sitwasyon mo ngayon sa Torquay, okay naman. May visa ka na, okay ka na. Okay naman siya, pero naiwan din ako, umiyak pa ako sa airport. Kasi bakit? Kasi wala akong pamasahe pambalik ng Singapore. Ano ba? Babalik ka pa ba ng Singapore o dyan ka lang sa Torquay? Excuse me, kailangan ko, at that time, kailangan ko bumalik ng Singapore. I mean, to be continue the story ko. Kailangan ko bumalik ng Singapore kasi doon mag-i-issue ng visa ko. So wala akong pamasahe going back Singapore. Ano bang work mo dyan? Tanong nila, anong work mo dyan sa Torquay? Ay, congratulate mo muna po ako. Ay, congratulations. Ano yun? Promoted ako. Promoted ka nang? Sa fans? Dito sa page ko? Hindi po. Yung trabaho ko po. Anong work mo? Yung trabaho ko. Nani-tutor lang yung trabaho ko dito. Tutor? Nani-tutor po. Ah, kaya pala magaling kang mag-ano, magaling kang mag-English. Kasi nagtututor ka pala. English yung... High school. Graduate niya lang po ako. Oh, pero at least wala naman sa ano yun eh. Wala naman sa natapos yan. Nasa experience yan at saka sa ano mo yan, sa pagsisikap. Kung talagang gusto kang matuto, kahit na hindi ka nakatapos ng high school or elementary, pagka nagsiself-learn ka, kumbaga parang marunong kang magsiself-learn sa sarili mo, kaya mo yan. Tulad ikaw, di ba? Napagaling mo mag-English. Pero kaya pala. Well, thank you po. Tapos, matanong ko lang, meron ka na bang ano? Napumoto ko. Ha? Ano yun? Napumote kasi ako eh. Mula nang nag-lockdown po. Ah, nito lang? Naglinis na ako ng bahay. Lahat na ng trabaho na sa akin na. Tagadito. Yan pala yun. Hindi yan promoted. Demoted po ang tawag niyan. Kasi isa lang yung trabaho ko na promote niya. Tingnan mo yung kamay ko. Hindi po yan promoted. Ang tawag niya na demote ka, na demote. Bumaba yung ranggo mo. Katawa ka naman. Anyway, okay lang yan. Pagkatapos ng lockdown, magiging okay na yan. Huwag kang mag-alala. Sana po. Gusto ko lang umuwi ng apartment ko. Makatulog na maayos. Anong tawag nito? Kamusta ang sitwasyon ng Torquay ngayon? In terms of coronavirus. Anong update mo? Masyado silang risky dito. Hindi sila nag... May nakausap yata ako yata last isang nakaraang gabi. Wala daw kayong batas dyan? Tama ba? May nakausap ko nakaraang gabi. Wala daw kayong batas dyan. Ang sinoryo yung gustong lumabas, kung gusto pang mabuhay, di mag-stay sa bahay. Kung gusto nang mamatay, di lumabas. Parang ganun. Yung government daw hindi nagbigay ng batas. Tama ba? Hindi sila... Nagbigay sila ng instruction. Po. Instruction kaya lang. Po na hindi na nagpapalo. But it's an enhanced community lockdown lang siya. Ah, oo. Mas, kasi yun yung nakausap po yata yung nakaraang gabi.
Natatawa rin sila, akala daw rin na-promote ka as in promoted, yun pala demoted. Kay dati siyang tutor na ni, tapos ngayon tagalinis, tagaluto, tagalaban na po siya, demoted. General, ano na po ako, manager? General manager na sa lahat, cleaning, lahat na po, pinapasok na niya. Mas naway. Anyway, matanong ko lang, personal life, meron ka na bang asawa? Wala po, single po. Oh, wow. Oy, yung mga ano dyan, asa na yung mga lalaki dyan? Ayun, kaya lang po akong buhay at buong pamilya. Ayun, mga lalaki daw, single pa po yung maganda nating caller. Nasa Turkey po siya ngayon. Kailang strong ang independent woman to, ha? Kailangan maging stronger and independent men din kayo para sa luba, para ano nyo, yung ugali nyo para mag-match up. Hindi yung parang kayo yung dependent sa mga babae. Hindi. Parang mahirap ka makahanap ng boyfriend. Siguro na-intimate po. Oo, parang ganun. Parang ganun yung nakikita ko sa'yo. Yung parang mahirap ka makahanap ng boyfriend kasi pag nakikita yung personality mo, the way you talk, is parang nakaka-intimidate. Pero na lang po talaga yung mga lalaking malakas yung loob na wala akong pakialam sa'yo kahit sino ka pa, basta mahal kita. Ayaw mo na kayong tumawag! Okay, parang ganun. Pero yung mga best friend ko po, dati talaga, tibo-tibo kasi ako yung makasama. Talaga eh. Tibo-tibo ka ba? Lalaki. When I was in high school po. Ah, pero ngayon hindi naman. Sa ganda mo niyan, tibo-tibo ka. Huwag ganun. Ganun po ba? Hindi, babae naman po ako. Kaya lang, maano. Check mo muna daw. Check mo muna daw kung anong hanap niya. Babae ba or lalaki? Of course, lalaki po. Lalaki yung hanap niya. Kaya lang parang na-intimidate yung lalaki sa kanya kasi parang the way na mag-usap kaming dalawa. Yun nga, parang ano siya, yung parang strong, independent woman na parang ang hirap. Hindi naman sa mahirap pakisamahan, kaya lang parang ang hirap pantayan. Kumbaga parang ganun. Pero sana makatagpo ka ng lalaki na magma... Yung family mo sa Pinas, okay naman? So far po, opo. Ah, okay. So ilang beses ka na nakataon? Sorry po? Ilang beses ka na nakapagbakasyon? Once pa lang po. Isa pa lang. Grabe, no? Pero proud ako sa'yo. Parang napaka-strong woman mo. Kaya dapat yung mga babae ganon. Kasi yung mayroong mga ibang babae na parang napakahina ng loob. Magkaroon lang ng konting problema, wala na. Give up na kaagad. Hindi dapat yung mga babae. Dapat yung mga babae, dapat maging strong kayo. Kasi wala rin ibang tutulong sa inyo, kundi kayo rin sa sarili nyo. Kaya kailangan maging strong kayo, mga babae. Yung katulad ni caller natin, maging strong at saka independent kayo. Para at least sa... Hindi naman sabi na strong and independent, pero yung sa akin lang po. Parang ano? So Filipino talaga na OFW na nakita ko way back in Singapore and even this case is here. Okay. Yung pag may lalaki lang na nagliligawan, ganito na, sama na, makaligay na nakain, libre na pamasahe. Which is marami akong for me po, hindi natin kailangan ng ganun. Oo, kaya nga. Yan ang nakita ko sa'yo. Learning din po. Wag niyong ibaba yung tingin niyo sa sarili niyo. Kailangan maging kahit papano, magiging rin kayo. Parang high standard, kumbaga. Para hindi naman babae, basta na lang ano-anuhin ng mga lalaki. Kaya proud ako sa'yo. Pero hindi po high standard ako. Hindi nga high standard, yung parang ano lang. Hindi na nga high standard, yung parang wag anuhin yung pagkababae. Wag masyadong pababain. Ibaba. Huwag masyadong ibaba. Kasi sila dito ganun. Dito yung culture nila dito. Mas favorable yung lalaki kaysa babae. Yung babae yung humahabol ng lalaki, which is ayaw ko po. Nakakainis. Anyway, ayan. Maraming salamat po sa time mo, ha, sa pag-share ng kwento. Thank you po. Thank you so much po. Hey, teka po. Ano? Awareness lang po. Oh, sige. Honestly, a week ago po, mayroon po ako kasi na nagpakamatay po siya. He has Saan? A depression as well. Saan? Sa Pinas? Sa Pilipinas po. Sa babae, Pilipinas. Lalaki? Lalaki po, and he is only 28 years old, younger than me po. 28 po. Ba't siya napakamatay? Anong rason? Siguro hindi lang pagkakaunawaan siguro ng asawa niya. As in, nagpakamatay yung talaga? Yung asawa niya. Yes, nag-bibti po siya. Asawa niya abroad?
Hindi po, yung asawa po. Akala ko yun yung lalaki nagbiti. Akala ko yung lalaki nagbiti sa harap ng anak. Ay, hindi po. Ay, yun. Gulat ako. Sabi mo kasi nagbiti, akala ko yun na yun. Hindi pala. Kaya sometimes po, yung problema natin, hindi po kailangan na ikupin. If much as possible po, mag-share po tayo. Kasi yun yung pinsan ko. He's a very jolly po, masayahin, very loving sweet. And then one day, napulat na kami na gano'n yung nangyari. Even my brother also have a depression po. That's why, kahit pangatlo po ako sa aming magkakapatid, I stand na sa panganay po. And breadwinner din po sa amin because of my brother also. So gano'n, so, kailangan, hindi porket masaya na yung tao, parang wala nang naramdaman. No, kailangan laging bantayan din baka kasi may mga hidden ano po yan sila na hindi natin nakikita. So awareness lang po. Hindi po kayo magiging kampante pag nakita niyo yung tao sobrang masaya na feeling niyo walang problema. Pero tulad sa iyo, 'di ba? Biglang nag-ano. Meron po. So kailangan kahit paano kausapin niyo rin. Tama ayan. So ayan, maraming salamat po sa iyo. Thank you so much sa pag-share ninyong kwento. Maraming salamat po at nag-i-enjoy yung ating mga viewers sa inyo. Okay, thank you. Ingat ka dyan, ha? Shout out. Baka may YouTube channel ka. YouTube channel or ano, promote. Wala? Simpleng tao lang po ako. Anyway, ayan. Thank you so much po sa inyong pagtawag. Tsaka ingat ka dyan sa Torque. Okay, bye-bye. Ingat din po kayo. God bless. God bless din po sa iyo. Bye.